Ibiyahe ra gyud ko diri kay para maka-istorya kong personal. Ha? Moato pa ko diri sa kuha. Nagutana ka diktor, ngano na ako yung utang? Ha? Okay. Unya na. Kaya ako pa rin floor. Amahan ka, di ba? Amahan ka rin. Sige, pangutana ang utang. Na ay imposible sa ngayon. Naabay ka ho ang open na diri kay Senyor. Naabay ka ho ang open na diri kay Senyor. Pero gabay lang tigil ka ro. Muriak na ko. Bastusan mo. Mga dinikanan ka mo, di ba? Naabay ka ho ang open na diri kay Senyor. Client mo in public without my consent. Bakit na pag-usapan in public? Although my life is an open book. Okay? Anything, love life, kung galit, whatever. I'm not plastic, I'm not fake. So lagi kong ina-announce na 'yan. So mapapanood natin bago po natin mapapanood ang video, mga kapatid. Ay ito lang para mapaliwanagan nga kayo at para maliwanag ang lahat. Kaya ako nag-decide pumunta. Tumawag ako kay Sir Sunny. Sabi ko, Sir Sunny, meron akong na kita na video dahil hindi ko naman alam at saka kahit kilala ko ang nag-send. Hindi ko ugali, mga kapatid, na naglalaglag ng tao. At hindi na kailangan malaman ninyo kung sino ang nagbigay sa akin ng information. Kasi ang daming witnesses eh. Tumawag ako kay Sir Sunny. Sabi ko, Sir Sunny, meron akong nakitang video. Bakit binanggit ni Dentor ang aking pangalan na may loan? Lagi ko naman ina-announce na salamat niyo sa PC family at may utang ako dyan. At ba't wala ka doon sa video? Magkatabi ba? Parang wala ka doon. Hindi naman kayo magkatabi. Si ano lang ang ginunan? Dentor? Parang krinap? So, sabi ko, at ba't wala ka? Oh, sabi niya, ano yun, go? Di sinabi ni Dentor na bakit ako may utang? Hindi din yun, mga kapatid, ang aking concern.
what struck me most, what caught my attention, yung pag-address niya sa akin. Na sinabi niya, "Oh, bakit itong si Lo, bakit may loan si J.D. Cleo? Ano ba niya ako? Hindi ba't kapatid niya ako? Ate, alam niyo po mga kapatid, importante talaga ang manner, yung tone ba? Ah, yung tono. Kapag mahal mo ang isang tao, pwede mo bang sabihin, "I love you." Kapag hingi ka ba ng sorry, pwede bang sabihin na, "Sorry na." Hindi ba't kung ano yung tono ng boses mo, yun ang gusto mong iparating sa tao? Oh, kung may sinseridad ka, kung may galit ka, makikita rin yun. Ang nagtataka ako, wala akong maalala kung galit man siya sa akin, wala akong pakialam dahil wala naman akong atraso sa kanya. Na, bakit ito may loan naman pala? Nga naman yung na may loan si J.D. Cleo. Pwede naman sabihin mga kapatid, hindi ba? Na, bakit may loan si Ate Jade? Katulad ko, sasabihin ko ang isang Ruben de Recle Senior ay hindi Diyos. Ang isang Ruben Borecle Junior ay lalong hindi Diyos. Ibang usapan yun kung sasabihin ko, bakit itong si Ruben de Recle Senior may utang? Bakit ito si Ruben Borecle Junior may utang pala? Maganda ba pakinggan yun? Pwede kong sabihin, may utang pala ito si Daddy? Bakit niya ba babanggitin ang pangalan ko? Pwede naman niya sabihin, Ate Jade. Ha? Kung may respeto. Oh, di ba? Respeto. Kaya mga kapatid, itong video ko para nag-PBMA talks ako. Dahil I am just telling everyone na ang respeto ay importante. Kahit pinakamaliit na tao, everybody deserves to be respected. Because it connects to the saying that no one has the right to judge others. So, respeto lang. Di ba? Kaya, hindi naman ako magre-react ng ganun kung inayos niya Ate Jade. Pangalawa, mga kapatid, kahapon ko lang din on the spot nalaman na empleyado pala ang pinatawag niya. Kaya pala yung video, sigurado kayo. Siyempre, wala nang kikibo na empleyado. Dahil lahat nagsabi na kung sino may utang. Tapos ang dating din sa akin, ewan ko lang sa iba, ilagay nyo kasi mga anti-Jade, ilagay nyo ang sarili nyo kung kayo ako. Diba? Para maunawaan ninyo. Hindi yung pinapatunayan yung mga bulag na kayo at bingit. Diba? Na kung ang dating ay sa akin, wala na sigurado. Siyempre, para bang kulang na lang sabihin niya, sigurado kayo? Sinungaling kayo eh. Bakit itong si J.D. Cleo may utang pa? O parang ganon ang dating. Ang pangatlo mga kapatid, empleyado lang pala ang tinanong niya. Am I right, Sir San? Yes. Empleyado lang, kaya siya biglang nagpatawag when in fact, may karapatan pa siya magpatawag sa empleyado. Mag-request ang isang membro ng board, dadaan sa manager, pwede. The manager will call the employees. So what happened pa that time? Meeting na yun, ako nagpatawag. But unfortunately, doon sa meeting, wala na nasunod yung proper protocol. Kasi dapat unang una, ako magdadala sa, ako mag-preside, kasi ako sa akin yung empleyado. Bigay ako ng intro para maintindihan nila, kasi hindi rin alam mang karamihan. Gulat sila eh. Anong meeting ba to? Gulat lahat. So, wala nang intro, diretso na siya. Yun. Sino may utang? Boses niya. Oo, parang ganoon. Sino may utang? Pipiling lahat, nasunog lahat ng mga tao. Wala yung dignity. Sinunog lahat. Kasi, masaktan lahat. Kasi nalaman ng isa't isa, may mga utang. Eh, hindi naman talaga pwede yun. Ha? Sis, may utang ka. Ako rin, may utang ka magkat. Hindi yan pwede, yeah. Diba? Dahil may mga iba't ibang mentalidad ang tao. May taong ayaw ipaalam na may utang siya. Basta nagbabayad. Diba? So sa akin, unang-una nagulat ako, bakit inilabas ito sa publiko? Eh ako naman ang nag-a-announce na. Pangalawa, syempre, tapos na ang empleyado, ang dating sa akin, parang ako lang ang sadya doon. Para lang mailabas ang isyo na may utang ako. Ganun. Parang ganun.
empleyado lang ang tinanong niya ko sa may utang. May empleyado ba ako ng USMPC? Isa ako sa may-ari. Tulad ng empleyado, may-ari din. Lahat ay may-ari. Members, employees, lahat yon. E membro ako ng co-op, hindi ako empleyado. Bakit isisingit niya ako? Oh. Ang dating sa akin ay parang ako lang ang issue. Parang gumawa lang ng dahilan ng mga empleyado kunyari. Kasi kung empleyado lang talaga, empleyado. Diba? Diba? MJ, yung nasa likod kasi ako kahapon, tapos may nagsabi na may karapatan daw magtanong si Tintor, kasi chairman. Diyos ko naman, syempre, may karapatan lahat. Diba? Eh, patas naman ako. Kailan ba ako hindi naging patas? Yan lang naman mga anti-J dyan, eh, kayo ang hindi patas, hindi kayo balanse, kasi ano na kayo, tuliling na, tabingi na yung mga ulo nyo dyan. Pati mata nyo, duling. O, kahit maganda ang nakikita nyo, kahit blue, pinipilit yung pula ang nakikita nyo. O, yan ang problema nyo dyan. Diba? Patas naman ako. Lahat may karapatan, of course. But in a man, in a nice manner. In the right tone. At yung pag-address niya, ano ba ako? Ha? Ano ba ako? Ate niya. Pwede na magsabihin, bakit itong, si Ate Jade pala may ulon? Bakit pasigaw siyang, bakit ito si Batmilon, si Jenny Cleo? Ha? Oh, lahat naman may karapatan magtanong. Questionin ako, sino ba ako para hindi magpa-question? Kung inayos ba niya ako na tinanong, ayusin ko rin ang pagsalita. Lahat may karapatan magtanong, regardless of may position o wala. May karapatan. Yes, oo. Okay. Okay lang, yung karapatan yun, hindi pwedeng abusuhin. Dahil may karapatan ka, magtanong ka na lang kung anong gustong tono mo, hindi mo na iniisip na may dignidad ang mga tao. So in our case, nangyari sa UCPC, at si yung chairperson, ako yung manager, I have direct responsibilities over the employees. So nung nakatanggap siya ng information, dapat una niyang ginawa, pwede siya mag-text sa akin or pumunta sa opisina, call, pwede tayo mag-usap. Ayun, may utang pala si Ate Jay. Mga empleyado may mga utang pala. Dapat ganun. Saka pwede din siyang mudirect sa akin. Pwede rin. Kasi kapatid, magkapatid kami. Pwede magtanong. Oo. Wala naman akong ni isang release na alam kong kaaway ko eh. Kaya nga nagugulat ako, bigla na lang, galit siya sa akin. Bakit? So hindi ko na lang inalam. Wala naman takis. Basta ako importante, malinis yung konsensya ko. Diba? Pwede siyang mag-direct sa akin. Ate, meron ka palang utang? O di ayo. Kailan ba ako may history na inayos niyo ako magsalita at sinigawan ko kahit pinagbumura? Diyos ko, sa ilang taon ba akong binabastos ninyo dyan? Kailan lang ba ako nag-react? Diba? O pwede mag-direct. Kasi lahat naman, kahit nga sila Luis, pwedeng magtanong sa akin, Gov, meron ka palang loan? Ito, panoorin natin ang video. Salamat sa pagdating ko video. May hapon sa inyo kanya? Kaya po yung nagbay yung hapon, mapagpagay. Dahil may hapon sa ito tanang. Niyali ko ni Rick, kaya na ako yung nadunga na istorya, magulit siya na po. Oh, no? Kahit kailan, bisan ko na sa wagin ako, gitago na na ako'y utang sa News MPC. Ha? Pero usap kong istorya, ato sa mga tagal pasalamat, mapasalamat ko pa sa amahan na ako na makalabahan sa parang. Kada na ay okasyon na naitabang sa ako ang USMPC family, pwede ko magpasalamat sa ato ama, Executive Vice President San Isengo, sa ato manager sa USMPC. Kining USMPC, nagkamang naman yun noon, no? Sa una. Nagkamang na rin sa una ba? Tungod sa kang San Isengo, nasakta pinit. Tinood? Wala po yung USMPC kung may PBMA. Tama? Wala po yung PBMA kung wala yung Ruben ni Derek yung senior. Tinood? So, dapat tinood yun. Hindi na magkalimut kung asa pinagitan. Kada na ang okasyon na naay tabang sa ako ang USMPC, hindi ko magkalimut magpasalamat sa USMPC. Pero hindi ko magpasalamat USMPC family, daghan salamat. Tinood? Sa may kasunod anak, tanong pasalamat ko. Pero may kumuging ko na naaparaba ko yung utang sa News MPC. Tinood? Ako po nagsigigipost
The last time na ako dimension ang News MPC, bukod sa katong second conference sa PBBA, katong pagpangampanya na ako doon yung last election, akong gihingan, ayaw ka mong pagkulat na na ako ihatag ninyo na pinitili kay wakoy uta, wakoy kwarta. In fact, nakukukutang sa News MPC. Na ay nakadumo ka na daghan, tinuod, na ako nag-istorya, hindi ko mulimod. Kung sa may problema kung naamoy utang sa News MPC, di ba lending ka mo? Lending kita? Ha? Nibiyahe lang yun ko dyan ito para maka-istorya kong personal. Ha? Mwato ba ako dyan ito? Nagutana ka dito, ngano naamoy utang? Ha? Okay. Unya na. Kaya ako pa yung floor. Okay? Ang pagka-istorya, nakakita ko sa video, di ba? Kung sa may ito niya, ipangutana ka muna ng design na yung utang. 500 below, 500 above. Kung sabihin mo sa video, kung sa'yo ako nakita sa video, video ka nag-edited. Na ay nag-send sa ako ah. Itawagan ako si Sally, di-confirm na ko kung ano sa agad to. Ingot siya, bago ang patugo. Wala ako niya. Tumagod ko niya. Basit na kalimot, kinitalong-talong. Na kinihiyahan si Kititamay, walay sala niya. Iyahati ng magulang. Anak po siya sa fundador sa PBB. Ha? Kung sa iyon sa video, sa mga wala din na kani, wala na kita. O, tinuod yun, tama na, wala na utang, wala na, wala na. Wala naman yung Jake Cleo na may utang. Jake Cleo? Kinsa man si Jake Cleo sa iyahan? Iyahan ng magulang. Ha? Ang pamatasan sa tao, bisag kinsa pa ka, bisag pila pa imong salapi, bisag unsa pa imong nawo, bisag unsa pa ang unsa pa posisyon mo, ang pamatasan ang maoy gilantaw sa Dios. Ayaw ka mo pagsalit kung kinsa ka mo. Walay probinsya kung wala ang amahan rin. Wala ko'y lampot sa inyo kung mag-red ka mo, mag-yellow ka mo, mag-green ka mo. Tanan kita tao sa Diyos. At pamatasan, dili pagkalita na dapat magdilot at magtingarong kita. Dili po di anak ka mo sa pundador, magsalit ka mo. Sa una na di apa ang material sa lawas sa pundador, nagsigil na siya ngayon, wala ko'y mga anak, huwag ko'y asawa. Dili usikap ang itliyo kung dili tumod sa usagarubit ni Reklin Senyor. Walay piting iuspon ko kung wala ang spiritual division members. Ang Ginoo pirmi ng ilang tao. Kining San Jose itanong na kiniliso na kini. Dili kinimahimong probinsya kung walay Robeni na Reklin Senyor. Ang Robeni na Reklin Senyor dili ordinaryo na tao. Makabuhi ka na ng patay. Pero dili na ganahan mo lang tao nila yung mulingi ang sa karumpet nila na Iglesia Diyo. Labi na ang mga nasa langit. Kaya kung kamo ang Ginoo, kung kamo ang nasa langit, ganahan pa kamo mulingi na ang pangapamatasan sa mga tao, dili na magtinagdanay. Dili na may respeto. Dili na maalit. O abot ang panahon na linahapit na. Na maglulog kini o lakot o puro dugo. Kahit ang Ginoo wak na malimpay din. Misyonaryo, misyonarya, wak na yung napatasan. Dili na pinagdanay. Wala na yung maayong pinagdanay. Kahit kung ako pa'y magbuot, bisag pa siguro Ginoo mo, na pa may amahan na magagawang sa tanan. Bisag pa siguro ako'y magbuot o bitagaan ko yaho. Kahapon ako na nang ipalunod. Kung sa may dahilan, kung sa may rasyonal, iniigong pasdunong ang mga tao, why utang ka buhut ko? Kung sa may rason sa Ginoo, sige ka mong ampo, tagaan mo grasya, tagaan mo grasya, tagaan mo grasya. Naapay mag-ampo, eh? Na Ginoo, tabangi ko, na unta, ugma, maayo ang akong pamatasan sa akong kagalingon o sa isip na tao.
Wala ka mo sige ampo ko di mga ayaw ko ng kwarta ang grasya. Tagaan ang maayaw lawas. Pero wagali mo mga ayaw gilagi mo yung tinuon na magpinutuan ka mo. Pila ka tuig kinigidang-dang. More than one decade. Since 2009-2010, wala kini maglibot. Wala isukol. Wala mag-react. Pero gamay lang tigil ka ron, mo-react na kini. Bastusan mo, mga dinikanan ka mo, diba? Amahan ka, diba? Amahan ka rin. Sige, pangtanong ka. Na ay imposible sa naibaho. Na may baho ang open na nilisip. Pwede mahimo ang naibahong lingkuranan, poste, ato, isang unsa, huwag magbukot, kinaay ka ho. Nagtuo ba ka mo na ang open in the reclusive yung patay na? Ha? Nagtuo ka mo? Ang labas patay na. Sinampo ka mo ni Dr. Yudge, ni Kapol, ni Lolo, nakakita ba mo material nila? Ha? Mag-offer ka mo, tama? Wala lang material ng Robin and Iglesia niyo. So nagtungo ka mo, napatay na siya. Ha? Wala man ka mo magtumag mo. Nagtungo ba mo, napatay na ang fundador sa PBA? Nagtungo ba ka mo, natungod sa Robin and Iglesia niyo, nahimok kinipulit siya? Ha? Nagtungo ka mo, napatay, isbong ko. Usap na po pang tanga, usbong ko. Naabay imposible. Dahil ako. Kamu mga amahan ka mo yan. Mga ginikanan ko. Kung pasakita ng inyong anak na nagpidot at nagsakripisyo tungod ninyo, kung bastusun ang tao kung sa inyong pabili. Ha? Malipay ka mo? Nagpaubos, nagpaubos, nagpaubos. Kaya makuang giingon sa amahan, matangis karunay ang magpa-ubos. Hangtod kanis ka, undangan mong palakit ang usak na. Mga ginagawa, kung sa'y pati ko na mo dito, kung bastuson ang anak na babae. Kung sa'y pati ko ninyo na mga ginagawa, kung bastuson ang inyong anak na babae. Nagsakripisyo alang-alang kanino na maura na kinusara ang nagbarog itabangan sa tanan ng pamilya. Unsay patiun sa ginikanan labi na amahan na bastusol sa usak na lalaki unsay hinugot sa na alam bastos na lang. Tumag! Ha? Kung sa himuunin mo bastos ka, kung ikaw amahan, kung sa himuunin mo, sanang bastos sa iyong anak? Na lalaki. Lalaki ko lalaki yun sa amin. Istoryahon? Sa inyong batasan? Istoryahon? Di ba magulang ka mo galit? Kamang mga rilis, mga kliyo, di ba pangulata mo? Ha? Unya, kitikan mo pareho sa amahan. Ha? Kung mamersonal ka din to, unsa may personal sa imong madulang sa imuha, unsa may sala, unsa may sala. Ha? Unsa'y sala, ininjing sama patilong unsay sala sa usa ka jeep niyo niyo sa taan ba di ay ang usa ka tao na magsakripisyo alang-alang sa ginikanan sa taan ba di ay ang usa ka jeep niyo.
iyo na mo unya na prison. Ayaw ka mo kalimot. Himuon ko ang tanan, masimo kini probinsya. Ako ang unang gobernador. Kang kinsa ka ng tingog o kang kinsa ka ng gita na istorya. Tuba. Kang divine master. Pamutan mo ang tamo. Kinsa ang unang gobernador niya. Kinsa. Ang nag-inusarang anak na nagpunutan sama sa batasan sa amahan. Mauna ko'y ligang tao. Bisan ka mo, bisan mga opinion ka mo, bisan pa ka mo, brothers, makainugin ka mo na nag-inusara ang usang J.K. Cleo sama sa batasan sa amahan. Tama? Tama. Nanong gudaog tao. Wala kami labot kung gudaog sa eleksyon. Wala mag-ingon ang DM na ako'y pirme mag-gobernador. Ako'y pirme nire mulingkod sa politika. Ang ingon sa DM, ako ang unang gobernador sa probinsya, sa Pilipinas. Kamu nag-ingon na parehong patasan ang unang gobernador ng Muloy na nakit-alin nga rin nagwaya kami. Kamu na po'y nag-ingon na nag-inusara kinengingon na kitang naong karoon na parehong papatasan sa amahan. Na ay kahong ang amahan. Ingon ka mo huwag imposible sa lahi kahong. Pinahanglan papabusunod sa lawas ang amahan. Sa lawas na inyong nakikal para mahipawang niya ang kinsa ang mga basko sa anak. Pinahanglan papabusunod sa lawas na inyong para mapatik niya ang gipatik sa anak. Pinahanglan papabusunod sa lawas inyong nakikal naro para iyang mahipawang o kinsa-kinsa ang mga basko sa anak. Tumao ka na ang inyong mentalidad, ayaw na kamo mag-ampo. Lalo mag-ampo, magkamo na hindi, magkamo makakita sa Diyos. Tinahanglan pa ba di ay kamo makakita na kinignan mo na mag-usap para kamo mutuo. Kung sa may ipatuo, kinignan mo kung baba na inyong makitaan ka rin. Kung sa iyang ipasunod, ang balaod sa abahan, balaod sa Diyos. Na magpunutan kamo. Wala na kami labot kung kinsa pa ang inyong leader niya. Wala na kami labot kung kinsa ang inyong mga master niya. Remember 2018, 2018, 19, 20, 21. So mag-usap kita, 2018 to 19, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. 2018 to 2022, 4 years. Sa PBB, is it triangle or circle or square? Unsa? Unsa corners? Pila? Upat ka tuig. Nag-antos o explain. Kung gala ka ninyo ang mga mensahe sa spiritual division ng Diyos. Four corners are now complete. We already explained to all of you. The fifth year is this year. The second coming of Jesus Christ is to judge the living. He will only judge the dead. When the Father will go to Jesus Christ, that is why He will judge the dead. Wala na kami lamot kung unsa pa ang inyong mga tulong na sinisindi ang inyong utokan. Ang pamatasan ninyo, di ba ka mo mahadyo?
Di ba kamo makagulaw sa inyong mga anak na mao na ang inyong ipasa ng mga pamatasan? Di ba kamo mahadlok sa Diyos? Namura na kamo sa kaijot? Ayaw ninyo kalintik ng kinsa nagkirma sa inyong mga item niya. Kining mga release, walay first family na nilingi inyong mga tawalan. Buong Supremo is the first mayor here. Wala siya bisan usak na release, i-hire. 18 anyos ng mayor ang mga kaluha o kining si Gundorin, pila na tuwing walay release na ipatawag para lingiyon o i-hire. Ang mga serbisyo na nagserbisyo na bisan o piso ay nadawak na nasa ulo. Why limit? Ang unang gobernador ang nakahinundong ining mga talo-talo o para-para. O unang nakahinundong sa mga serbisyo. Nakalimot sila. Walay atraso kining inyong nakita karon. Walay release na mudukol ini ng mga yung tabang na dunit tabangan. Nag-ingon ka mo na walay imposible sa naibang daw. Isa kung sa pagkatakot niyo ba ngayon? Isa kung sa pagkatukod niyo? Isa kung sa pagkatakot? Dali na tayo mag-ito. Ayaw ka mo po kumpiyansa. Ipagaan pa kamukin ngayon na magpinutan. Dili po ni Muslim, Katolik mo, born again, dili na magpinarong o dili na magnerespetuhan. Kung ang pagtuo ninyo na ang DM ninyo tuwa sa Pikas, kung ang pagtuo ninyo ang DM tuwa dito, usara ang taglaw. Mahibawuan ka ko ninyo sa tamang gawa. Maura ka na pag-ibig. Wala pag-ingon na mahibawuan ko makikilala ninyo ako sa pananabit, sa awitin, sa kasarian. Wala. Makikilala lamang ako sa akin. Sa mga tamang gawa. Sa aking pagbabalik. Kung ano ang na aking naumpisahan, maudin ang akong maabtan. Mag-ingon ka mo na magkatuo-tuogin. Eh, kanusama ni nag-ingon yung babaan na di adere ang ubeda na nag-closing niya. Na ako may nagunda? Bisan si Sanyo, wak ka na magkatuo-tuogin. Ang tao na nagpatuuntungo maong ala ang daghan istorya. Ang tinuod dili ka na magpanda. Sa tamang gawa na. Ang tinuod na naay kakayahan. Ang tinuod na nakabalo kung asa ang mga damhanan. Dili ka na magtingog, magpadaog-daog na ka na. Ang tinuod na may kwarta maong ala ang hamdog. Ang tinuod na naikwarta maghilom na. Ang tinuod na naikahong naniig na ka na. Kung sa may mamawala, iningin nyo na kitang dagway ka nun. Kung di ka mo mo, tungo sa iya. Kung sa may mawala, iningin. Kung di ka mo mo, respetan. Kamu ang makasalan. Dili ni. Kamu ang kukdol sa Diyos. Dili ni. Kamu ang lingiol para panggapadyon kamu. Lingiol kini para agumahon. Kanos akin yung bakba o kung yung dagway ni inyong makit alam mamugos na muad ko kamu sa iya. Kanos akin yung namugos na mutungo kamu sa iya. Kanos akin yung nag-react na pilang na itong i-dumastos. After 4 years. Tanang apektado sa pandemya, no? Wala magtago.
nakautang, na anuman mangutana makamugun sa nga nung utangan. Hiniro ba na yung utangan? Sa upat ka beses na nangutang kini, naadihay mo sa ka beses na nangutang, kay namatay ang pag-iya or partner sa bahay aruba. Nangutang kay para itabang sa mga batang na ay cancer. Tunog katagiya ang bahay aruba, Ava, kini, o si Mayat, ang Mayat namatay. Katong pandemya, 2018. Nadaot ang financial ni Ava tungod sa iksuong mga iksuong. Nangutang kay para mapadayon ang pagkimo, pagtabang sa mga bata na naipansin. In aniyong kaninyo? Sama sa kaninyo na naapot problema ang financial. As far as I can remember, nagbayad 1 million, 2 million, 1 million, or whatever. Naapay utang. Kinsa man itahay ang hindi apektado sa pandemya. Labi na, nag-focus sa PBA. Wala na itahay trabaho. December 2 hanggang January 2, naauntay lock-in na dating. Kung sa man, kung tatili, siyempre na ay December 8 na semi-conference. 12,000 per taping. 22,000 ang check-in na madawa. 12,000 ang net per taping. Pero gilabay na ito. Kaya giuna ang mission sa Pilipinas. Kunya, yung ano yung mag-istory? Gamay na lang. Kamo mga PBA, kamo. Balikan ninyo ang formula 14 o formula 18 na inyong ipagkaon sa ilaga. Na it was signed by Dr. Hughes 1974 and 1978. Para makapanood ako kung asa ang DM na inyong ipangita. Alpha Omega. Ang itsura sa Alpha, lalaki. Ang itsura sa Omega, babae. Babae ang katapusan. Mother nature. Walay father nature. Ayaw ka mong kumpiyansa. Ang magpadaog-daog, mao ka na ang tinuod. Ang mga hambog, mao ka na ang dili tinuod. Ayaw ko ninyo hulang na nakakulog ko ninyo. Kay wala hindi atraso ni isa sa inyo niya, labi na hindi magkabala. Kung ang tinuod na ang mulabot ka ninyo, lang tao na itong makasuko ko. Usbog ko, gihulat lamang lamang na mahuman ang balay, nagipatungkod ni Ama. Pero kami mag-text ni Sani. Sana wala kami makalimot sa buhok. Mula ko, usbog ko sa namo, humanong ko sa namo ng mga balay, kayo ko yung mga bata. Nalangat tungod sa pandemya, tungod po sa problema ni Ama sa financial kay giipit sa mga isubog. Mahuman na sa sunod bulan, amo ng panagkamutan na makahinay-hinay na kami ng bayan. Naapay servisyo sa Diyos, na ganahan mamatay na naapay utang. Dili pwede na dili ninyo bayaran ang utang. Kay lalo na nabili ka bumakasaklas taas. Pamili ka mo, nagtawa, damay na lang na pala. Nagsugod na ka mo na landslide. Tanawa to kung makasukul ka mo sa mga lapok. Tanawa to kung makasukul ka mo sa mga lapok ng dugo. Tanawa to kung magkalangon pa. Dagan sa lapok. Thank you.
na po ato sa management, magi kas po iwak po yung lo. Bato kayo. Ugali! Dili man lang kayo ikaw ang pukings ko sa dito, tanan na mga kuliyado. Ate, ba? Ang mo, may nakabunta kami dito sa butcher, ang name na mag-imorbo at ang mention. Walay kamatan, walay abit ng mga angkon. O, tinan nyo. Ang sabi ko dyan, sa huli, huwag mo kong bastusin, huwag mo kong bastusin. Sabi ko, sino ba ako, sino ba ako? Jade Ecleo. Jade, sino Jade? Hindi po yun ibig sabihin na porque Jade Ecleo ako ay hindi na ako questionin. Di ba? Ang ibig kong sabihin doon, sino ba ako sa'yo? Di ba sabi ko? Sino ba ako sa'yo? Because, balikan natin ang sinabi ko earlier, pwede namang sabihin kasi may utang pala si Ate Jade. Forget na madam, madam. Oh, kung ayaw ni mo ayaw mo ko tawagin ng ate, sus mo yung sip, mas 1,000 times pa akong ayaw ko rin sa inyo. Kung ayaw nyo sa akin, basta wala akong galit sa inyo. Okay? Kung ayaw nyo sa akin, ayaw ko rin, pero wala akong galit sa inyo. Hindi ako Jade Ecleo lang. Pwede mo akong Ate Jade or Ma'am Jade. Dahil kliyente mo rin ako at kapartner mo ako sa business. We are both partners sa cooperative. Magalangan tayo. Itawagin mo kung ma'am, tawagin kitang sir kung gusto mo. Oh, ganun yun. Kaya sabi ko, sino ba ito? Sino ba ito? Ate mo. Oh. Tama naman talaga na kailangan espito lang kasi magkapatid kayo. Kahit hindi magkapatid. Di ba? Pero isipin naman sana niya na ate ka niya. Correct. Oh, masabi ko yung gusto ko at marinig lahat. Diba? Hindi na ako tulad noon. Sabi ko nga bumangon na ako, tumubo na sungay ko. Mahigit isang dekada na akong inaapit, hindi nagsasalita itin. Okay? So napanood na natin mga kapatid ng mga Marites dyan, yung akin. O, ba't ako nagwawala? So, kilala naman ninyo ako eh. Kung ayaw ninyo ma-iskandalo, huwag nyo akong biklin. Huwag nyo akong galawin. Hindi, tigilan nyo na kasi ako. Ha? Kung ayaw nyo ma-iskandalo ang buhay nyo, kasi napipikon kayo pag binivideo kayo eh. Ingit kayo, artista ako eh. Gumawa rin kasi kayo ng ganito, di ba? May freedom naman kayong gumawa, may magagandang ang camera nyo eh. Oh. Kung ayaw nyo ma-iskandalo ang buhay nyo, huwag nyo akong pakialangan. Dahil hindi ako nangingialam sa buhay nyo. Ayusin niyo ako para ayusin ko kayo. If you want to be respected, you have to learn how to respect others first. Ayaw ninyong bastusin kayo. Kayo lang ang gustong mangbastos. Tao, pungsok lang galit. Oh, correct. Pag ano ba yung Tagalog ng suplan? Labanan. Oh, tama yun. Pag ang tao, labanan, galit, sila lang ang may karapatan mag-ganyan-ganyan. In short, sila lang ang may karapatan na, ano ba yun, manghusga, manakit, mangyurak, mangbastos. Pero pag sukla na, pag labanan mo na, ikaw na yung kasagot. Oo, at saka feeling nila sila yung api. Di ba? Oo. Kaya, so yun na yung ating side. Mukha na ito, nakikita nyo dyan. Panoorin naman natin, para patas naman tayo. Pakinggan naman natin ang side naman ni Dento. Okay, kasi nagsalita siya dyan. Okay. Sa kung ano na, yun na siya rin siya yung bull. Yung pangisig. Nung palisig, isin mo naman, trabaho naman niya ito ha. Ano, mga konvensyonal tao. Kung sa'yo nakabutang sa palisiga, ano yung implement? Kung mga tisong doon. Kung apumahan sa pool, apumahan. Kung mag-loan ng isang tao, minin yun? Iyan, yung sa pool. Para na, dito sa pool, may bawa, ano, ang ngayon, kaya po mabili. Pero kailangan naman ito, may promise naman siya mga ubayan sa inyo na yan, yung problema ka sa buhan board. Ako lang yung question dito, mautang na nagawa sa kwarta, na-approve sa board. Kung nagawa sa na-release sa kwarta, wala yung nandun sa board. Wala yun lang. Mga pilit na wala na sa palisiya, ano lang pa-approvean sa board? Ano lang kasi board? Kung pa-approvean sa board, buwan naman po ng millions na lang mag-approvean sa board. Ang ringan game, tabalo mo ato, itabangan na ito ang ngayon. Sinunoy tan, kapalo mo, nakapirang sinunoy tan sa board. The race, wala na.
wala na inyagi sa board. Ako alam, kung sa'yo nakakutang sa policy, mura ba sa board? E para, ay bawasan ko. Yan eh, di ba mga negosyo na ito, papropuhan sa General Assembly? O, dapat gani, kung na yung mga millions yung mga loob, pwede nga ipapropuhan lang sa Assembly. Di naman ganun, kasi yung sa actually, they have to revisit the policy. Wala naman sa policy na lahat ay dadaan sa board eh. Wala. Kasi ang sabi niya dito, bakit pag nagninegosyo, idadaan sa General Assembly? Eh, naglalabas din daw ng pera yun. Oh, okay lang yun eh. Alam nyo, kahit ano pang paliwanag, may karapatan ang lahat. If an ordinary employee wants to know na bakit naglabas ng pera, bakit ganito? Uulitin ko kahit paikot-ikot pa tayo, sa tamang tono, sa tamang paraan, sa tamang pag-uugali na hindi ka makayurak, makasakit. Dahil lahat ng tono natin pag-uugali, walang galit na hindi naman tayo taga-Bacolod na, ay, maloko, gid, bro. Ah, hindi mo pala kumahal, gid. Oh, di ba, patayin kita, gid, patayon, taka. Oh, di ba, iba naman yun eh. Na idaan sa ganito, gagawin daw niya, at least ginawa niya ang trabaho niya. Trabaho ba ang mangbastos? Trabaho ba ang ilabas, ang i-publicize? Di bali nang ako ang mag-publicize sa sarili ko. Trabaho ba as chairman, dentor, na i-publicize mo na may utang ako? Iko-question mo ang utang ko in public when yung nagpatawag ng meeting for employees? Yung ba yung trabaho mo? Sabi ko sa inyo, tigilan nyo na ako eh. Dahil... So, lagi nga ang feeling sa mga empleyado tanan, tanan yun nga diyan sa meeting. In fact, pagka pati nila itong iyang linya nga. Ganun na may utang siya, Jenny Cleo. Naanay yung mga empleyadong nanaw, kasabot silang, uy, maot man eh, wala sila ganahe. It sounded like pamersonal. Pamersonal. Pamersonal ang pinaka-akma nga salita, pamersonal. Employees meeting man to, mo bitan to pag-ingon nga, wala na yun, wala na. So wala na yung nag-sound off ng mga empleyado kay nag-hands up naman ang may utang, naka-explain naman. So wala po magka-answer ang wala na yung nakatubag kay empleyado naman. Wala ba po'y karapatan ng isa sa empleyado na magsabi, oh may utang pa si Riggs Barato, yung may minansyon niya. May utang pa si, di ba? Walang karapatan pagpagin ng pangalan na, oh may utang pa si Elvin De Cleo. Wala namang may karapatan mag-ano'n eh. So syempre tahimik nga naman. Kaya ako nagsabi, baka akala ninyo kasi mga Marites, syempre alam nyo naman, babalikta rin lahat. Kahit ang langit ay blue at white, sasabihin talaga pula ang langit. Sila na ang Diyos. Sinasabing, sino ba ako? J.D. Cleo, sino ba ako? Dahil parang ang gusto nilang gawin na namang istorya ay J.D. Cleo ako, hindi ako. So, ipamahid naman ninyo mga ugali ninyo. Hindi naman ako ganyan. Dahil ganon kayo. O ako si ganito. Ano ako? Hindi niyo ako pwedeng questionin. Uulitin ko, you can question me but in a right manner. Ang ibig kong sabihin doon, dahil ate nga ako. O sabi niya, narinig ninyo? O, ate mo ko. O, uulitin natin ha. O, nakita niyo mga kapatid. Ang sabi niya, yun daw ang nakalagay sa voucher. Babasahin mo ba ang nasa voucher? Kilala mo naman ako. Kilala naman ako ng lahat. Ganito kasi yun eh. Parang ganito yun. Ang nakalagay sa voucher, Bongbong Marcos. O, bakit ito si Bongbong Marcos may utang? Eh, alam na buong mundo eh, Pilipinas, ano, presidente. Eh, alam din ang buong Dinagat Islands na kapatid tayo. Dugot laman yun eh. Kung ayaw nilang ako magpresidente, eh, okay? Pwede ko bang sabihin na, bakit may utang ito sa Bongbong Marcos? Hindi ba't ang pangit? Alam ko rin sa sarili ko, dahil hindi ako tulad niyo, alam ko na bastos ako pa gano'n. O kaya may personal akong galit ni Bongbong. Siyempre sasabi ko, oh, may utang pala ito si President Marcos. Ganon ang merong respeto. Oh, ganon ang hindi high.
sa mga problema na bayaran. Pero lang, ang gusto lang na ako, ito. Ang hopefully, hindi na lang mausap. Maka ng mga mingin sa loon, ang mga gawas sa buhayin ng ibang nga, wala ang trouble sa buhay. So, ito po na part sa buhay ko. Ang mga walang matalan mo na yung mga board of director na yung mga pagkakating ng loon. Ang gawas. Hindi na tuwa ang kagbadang jika, akong ipasabot. Daghang pa mga empleyado na ito. Bisag computer ninyo ang salary nila, mag-negative na, bisag sa akong mag-compute. Wagi basis na mga salary loan ng millions. Okay, gumika na lang ni Tikong Bay na at least 3,000 sa maniwala. Sagot sumilang swilder niya ng millions of loan. Hindi, hindi, yun ka. Kung ano? Pasal. I don't know, kung sige, kung ano lang ano nakapasal na inana. Ibutang po talag regular po, regular loan. 25 to 35% collateral value. Sa imo hagi collateral. Hindi ako, ang regular loan. Kaya salamat. Inimotion to John, may gabi naman. Excuse me, sir, comment sa buko. Ah, sige. Okay. Hindi patas na editor na natin nyo, ha? So, why don't you, Madam Jane, you acted that way? Ano ba yan siya? The good way and manner by the outgoing chair is very malicious. Ipatawag ang meeting ng empleyado, nagulat talaga ng mga empleyado, wakasayaw na ng meeting, including atong mga Cruza Pascua. Kaya isang gila sa meeting, wala tayong intro-intro. Kailangan masayaw sa ito, eh. In fairness po sa wakan nila natin. Kung kami mingro sa mo, magkatawa ng informasyon sa usap ka ang empleyado na naglapas sa usap na ako, kung sa'yo buhat ko nito magkatawa ng informasyon na ay manitin sa kooperatiba, kooperatiba. Ano yung manitin buhat ko? Mag-exulti sa ko, sa manager, di ba? Inyo i-clarify sa manitin usap, kaya yung manitin na mag-charge sa kooperasyon. Ano ba nasa ko sa manager? Karoon, kung doon ay gustong i-clarify, matigas ng meetings ng piyado, ipatawag ka na yung piyado in a proper way. Hindi sa paraan, parang ang mga piyado ay hindi rin may alam ng loob. Parang ang tingin sa mga piyado ay parang ang nakabigot. Niyama yung mga piyado, balong mo na lang para makasakot yung mga membro. Balong mo na lang, balong! Kung sa'yo dibatid ninyo sa itong meeting, nalipay mo na lang! Nasakitan mo na lang! Ay, hindi mo na-dignidad, isunog mo na! Sunog, di ba? Nakalimot na siguro sila. Nga ang mga empleyado at nag-iira sa ila. Ganun di ba istoryahan yung nanayos yun, pag-istoryahan ay. Kung sa tingin may problema, pag-usapan. Karoon, ganito na ta, in fairness kay Gumche. Natingan na managuan ni Kalit ng tawag na sa saan mo niya ako sa simple. Go! Para ang sa loob. Nain na resin na kong informasyon sa sa video. Masama ang dating. Ugo, pwede naman kami ng istorahan na yan ang dating. So hindi, pupunta ako dyan. Pupunta ako. Sa mga empleyado, tapos na ang mga isyos kisutan. Inanin nila ang tuno. Mga empleyado, baro magbalik. Baro! Sanong mo kung gusto ko, kung nagpakaksap ko, ayaw mong sanong. Eh, di ba ayaw mo sanong mo kung nagpakakalo? Sa lihang na humana ang mga empleyado o sa iingon sa ating chairman. Wala na? Wala na yun? Wala na ba? Wala na yun? Tama ka rin? Wala na yun? Dito na na yun sa ating chairperson. Yan ang nakapang sinisinig kayo. Tama ang akong tunong ulit. There is malicious. There is malicious. Yan ang nakapang sinisinig kayo. Pero ka anong gusto na? Kapag hindi man magpiksan na hindi magkagawa kasi informasyon, kung niya ang nag-inform naman niya na sa'yo nagtungutan sa tuo, out of casino, kung sa ako nag-analyze,
out of kasina kay tanan sila mga empleyado ni Pedro kanuta na tama kay nagtabahog sa kooperatiba. Ang ilang mga plano wala ma-realize, wala makita ilang mga dipanglunan, samtang adunay mga nag-loan nakita, naa-makita, out of kasina. Wala may tabo. Wala naman sa iyo kung na ay kaso na ako ginaloto batok sa empleyado na na-disclose o credit data na unauthorized, which is the violation of the Data Privacy Act, Republic Act 101-79. Namin ginoto. Kung sa piling sa mga empleyado, kung ano ito, kung na may kakakok ito at matanan, una na. Wala na. Wala ang respeto. Totoo ang sinabi ni former Governor Jay. Wala ang respeto. Wala ka namin bigilip sa kamay. Pero na wala ang respeto. Wala. Ang kasakit ka rin, hiba ako nag-ibadyan ni former Governor Jay. Kung nagkabantay mo, wala kang kumutupan ng lingkod. Kabantay mo? Wala. At ito ngayon, naapa ang kasakit akong dati. Atong challenge sa akong board, review all the policies. Kaya ang policy ninyo, inyo na, pagkipan sa respect. Doon kayo nawa ma-revisit. Revisit the policy. Para lang pa pumasayo, dili na trabaho sa management. Pero kinsa na rin kamo ito, kinahinay plasta sa mga polisiya. Kaya nagkantaniwala ang polisiya, kaya nagkantaniwala. Dili ko ganahan ng mga listo. Pero kung sa'yo nang hinkamot at sa servisyo pa hinkamot na maklastar, hinay-hinay ang polisiya. Hindi ang insulto niyo. Sa diyan, nagkantaro ko sila at seminar o sa kaming doso ko, dili na ko pangandan. Ngayon ko siya, ito siya sa'yo. Sulhan na ako. Kaingon ko kung imo ng tarbaho, kaya ikaw may nagsigit. Lutok sa palisig, wala mo lang sana sa amo. Dili mo na itin mo, karoon pa minasayon, karoon pa kung sayo. Amo na tayo ng trabaho. Dili na akong trabaho. Pero lang ka mo kung nga maplastar. Wala kong kunahon ng ako ng trabaho. Dili, kung kinaakos ko sila diba, nagpakaruhin, lang ka mo kung nga ang plastaron, maplastar ka na. Nag-meeting ni Glenn Higayon na ay Membros Board ang Gibitar. Ang tungo niya ni Dr. Miros, pagkatagot, taong-taong na, mura lang nanong bulso ng empleyado. Pa, untuk ako siya niya, tukatog ang pagkinagpay. Ako giklaro sa mga empleyado, kinsa nangawak ninyo, isa ka no? Ikaw nangawak ka, ikaw. Wala yung nangawak ninyo, isa ko siya. Nagka-utang ka mo, yes, nagka-utang. Mga empleyado ka mo, pa-utang ka nitas gawas. No na unta, pero yes pa, kaya gusto na tumatabang ng empleyado para mag-focus sa ilagong paningkaro. Kung atagan na sa Little Boys, kinabuhin si Ginoo, makatabaho sila taas. Kung hindi pag yung kabayan, kasi ibawas na lang na silang benepisyo, ang kabayan ng Gabo. Nawa ang respeto muna ng abitado ng kanilang musangkot ang kami sa strike. Pero wala ang gabo na muna ito. Nag-adjust rin. First time at atos pinagatailan sa pagpatigayon ng strike. And we can always do it. Kaya na ng buhaton, bisa sa urasa. Kaya kung tingnan mo ng pwede, we will not paralyze the operation. The operation will go on. Kinanglan yung nga, usan ko tatlo ng aksyon, ang dili lang sa opisina, na masama. But operation of all businesses will continue para dili maapiktuhan ang servisyo sa katawan. Dihanda lang gutangan, and I move that this meeting be adjourned. Thank you so much, and good evening. Thank you, Pastor Jorge. Sino kausap niya? Sino kasalita niya? Okay, so, ganon ang merong respeto. Oh, ganon ang hindi high.
hi sa yabang, hi sa ewan, di ba? Ganun yun. Kaya, kung anong nasa voucher, hello. Para nakaka-insulto na, ini-insulto mo naman ang talino ko. My God. Normal naman ako. Kung normal kayo, ipakita nyo. Di ba? Normal na kayo. Sige, paglagay na natin, hindi na kayo nag-adik-adik. E di pakita nyo maayaw kayo magandang pamataasan ninyo, mga ugali nyo. Kasi pag pumapangit ang ugali ng isang tao, bigla na lang ganun. Huwag nyo sasabihin na nag-iskandalo ako bigla. Dahil kayong nauuna, ilang taon na, since 2010 pa, pinagkaisahan nyo na ako. Ngayon lang ako nag-react. Kayo nga, hindi pa tapos ang nagagalit, hindi ninyo pinatapos. Susuntukin nyo agad. O katulad yan, kakausapin daw niya. Tinan mo, sabi niya, tinatanong siya, anong gagawin mo kung ang anak mo, anong gagawin mo sa nang bastos? Kakausapin? Hindi nga niya ako kinausap na wala akong atraso sa kanya. Oh, be realistic naman mga kapatid sa mga kampon. Di ba? Oh, kaya ako, ano ba yan? Kakausapin? Don't outsmart me. You think you can outsmart me? My God, hindi mo nga ako kinausap ng matino, ng maayos. Hindi mo nga kinausap si Sir Sunny ng maayos. Eh. Oh, na yun ang protocol. Yun pa kayang mangbasto sa anak mong babae? Kakausapin mo lang? Oh, ano ba ang kausap sa'yo? Yun yun eh. So, kiruin mo, masasaktan talaga ang mga empleyado. Then parang pinahiya mo sila sa isa't isa. Then iba-iba ang ugali ng tao, ha? May iba ayaw, may privacy ba? Masyadong private na tao. Ayaw ipaalam yung ganito, ganyan, or utang, ayaw ipaalam magkano'ng sweldo, di ba? Hindi naman lahat ng tao ay pareho ko na bulat-lat ko lahat ang buhay ko. Di ba? Pero wala pa rin karapatan kahit sino ang maglabas ng information about my loan. Ha? Those are all covered by the data privacy. Yeah. Okay. Hindi ba't parang ano, yung parang wala kayong pinagsamahan? Alam nyo ba mga kapatid ng mga Marites? Kapag nagtatalim kayo ng galit, ito sila, sa tingin ninyo, masaya sila sa buhay nila. Kasi kahit hindi nila ako nakikita, kasi ang tao kapag pag may galit, kahit nag-iisa yan, galit yan. Pag meron lang napanood na TV or napanood na papakinggan sa radyo at mabanggit na parehong pangalan sa galit niya, nagre-react yan kahit mag-isa yan. Hanggang sa mabasag niya yung hawak niya. Mahanggang sa ganyan-ganyan na, ha? Kahit walang ganon-ganon, adik-adik, dahil sa pangit ang ugali mo, nagtatanim ka ng galit. Di ba? Hindi ka mapakali kasi lagi kang galit. Kaya ang nangyari sa kanila, kayo nakasmile. Kasi maganda ang inyong napag-aralan sa blue and white na spiritual division na member messages. Di ba? Kaya lagi nakasmile, naglalakad. Biglang nagugulat na lang kayo kasi iismiran kayo. Tama? Tama. Oh, so, sino ang mas lamang? Ang nakasmile o yung biglang nagsimangot? Nakasmile. Oh, tama ang lamang, ang nakasmile. It's because God says, always put smile in your heart. Diba? Na, nagpunta ako, pero dahil ang punta ko talaga, hindi naman ako fake, hindi ako plastic. Ang punta ko talaga ay ilabas ko yung aking saloobin. Kayo lang ba ang pwedeng maglabas ng saloobin? Okay? So, problema nyo na yon kung wala kayong YouTube channel. Okay? Maraming salamat, mga kapatid na mga Marites. Thank you, mga Marites. Thank you, First 13 Chris. Thank you, First 13 EVP Sunny. Thank you, JL. And thank you, First 13 Lourdes Ecleo. At sa inyo lahat, andito rin pala si BOT. Julie, BOT. Gusto ko na namang tawagan Martinez. Smiling talaga si BOT Martinez. First 13, Rene of Bulacan. At sa inyo lahat, Edeline, BOT Secretary. Sa inyo, Press, lahat. Sa inyo lahat. Maraming salamat. Magkita-kita tayo muli. God bless and stay safe.